morning mga ka-Richards! Handa na ba kayo na makinig ng salita na dadalhin ni Sister Maricar Baina? Sa ngayon po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Lord, sa umagang ito, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Lord. Nawa ang iyong salita, Panginoon, ay mangusap sa puso ng bawat isa, Lord, at maisa pamuhay ito, Panginoon. Lord, salamat sa pagmamahal mo at lagi mong pagsama sa amin. Panginoon, pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, at ang lalong-lalo na ang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ng ito, Panginoon, aming idinudulog sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Everything I need is in you.
Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning.
again. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. A blessed morning, everyone. Welcome po muli sa ating Recharge Daily. Darako na po tayo sa pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Naway nakanda na po ang inyong mga Biblia, maging ang inyong mga notebook and ballpen para sa pag-take note. Ang babasahin po nating teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng mga Taga-Korinto, Kabanatang Siyam, Talatang 8 hanggang 11. Babasahin ko po siya sa English. 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 11. Sabayan niyo po ako. Verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Verse 9, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Last verse, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you once again, Lord God, for the opportunity to study and share your word. We are asking for forgiveness, Lord, for all the sins we have committed. And please cleanse our hearts, Lord, and also our mind for us to understand your message this morning. We pray for the Holy Spirit to be upon us today. And I can never do this without you, Lord. So please help me and use me. And may your name be glorified. In Jesus' name. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay Gifted to Give. At itong title pong ito, nababasa ko siya every morning pag papasok ako sa work, nadadaanan siya ng jeep going to Albay. The first time na nabasa ko ito, yung reaction ko is, tama nga naman, you have to share your blessing kapag pinagpala ka. But at the back of my mind, merong nagsasabing,
How can you give if you do not have? So naisip ko, pag-aralan ko kaya ang topic na to. So here you go. Dun po sa tanong na, how can you give if you do not have? That will be our number one point, which is find the source of the gift. Sa verse 8 na binasa po natin, sabi po dyan, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need. So ang sabi po dyan, God is able to bless you abundantly. So He is very much capable. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Uulitin ko po. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. God is the source of all the blessings. Sabi po sa James 1 verse 17a, every good and perfect gift is from above. Ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ay nagmumula sa Panginoon. So kung alam mo at aware ka na magagawa ng Diyos na pasaganain ka, anong dapat mong gawin? All you have to do is to come to the source. Sabi nga sa James 4:2, see, you do not have because you do not ask God. You do not have because you do not ask God. So ano pong dapat mong gawin? You have to ask. Ask God na bigyan ka ng gifts para ikaw ay pagpalain, dahil si Lord naman ay talagang nagpapala abundantly. Ngayon alam mo na kung sino ang source ng gift, let us proceed to point number 2. Know the purpose of the gift. Sabi sa verse 8, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi po sa Tagalog, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So ang ibig sabihin niyan, we are blessed in order to be a blessing to others. Sabi sa Genesis 2 verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So God has entrusted the gift for us, of course, for a reason. Not only for you to have a comfortable life, but also you can be a blessing and be generous to others. Huwag po natin kakalimutan kung sino yung source ng gift. Sino yung source ng blessings na nare-receive mo. Siya din yung nagpapalago nito. Sabi nga po sa verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So it is God who multiplies and increase your blessings so that you can share it to others. Ngayong alam mo na yung purpose ng blessings na natatanggap mo, yung una, alam mo na kung sino, saan nagmumula yung gifts or blessings. Alam mo na din yung purpose kung bakit meron kang nare-receive na mga blessings. Let's proceed to point number 3. Start sharing the gift. Sa verse 11, sabi po dyan, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Sabi po ni Francisco,
Knowing the purpose of prosperity is one thing, but giving away your purpose brings meaning to life. Sabi niya po, knowing the purpose of prosperity is one thing, but giving away your purpose brings meaning to life. So hindi lang po sapat na alam mo yung purpose, you have to give it away. Sabi nga po dyan sa verse 11, your generosity will result in thanksgiving to God. Kapag sinishare natin yung blessings na natatanggap natin, yung nabigyan mo, na-sharean mo ng blessing, it will result sa thanksgiving to God. So nagpapasalamat sila at ang Panginoon ang naitataas. Kaya kung may gift ka, for example, marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, and marunong kang humawak ng mga musical instrument, God gave you a gift of talent. So gamitin mo ito. Magpagamit ka for the glory of God. Like yung mga teacher, God gave them a gift of knowledge. So once sinishare nila yung karunungan, yung mga kaalaman nila sa kanilang mga estudyante, that's bring meaning to their life. Sa umaga pong ito, ang nais ko pong iwanan sa inyo, ano man yung talent na meron ka, ano man yung blessings, o ano mang mga biyaya ang natatanggap mo, yan ay nagmumula sa Panginoon. And always remember, you are gifted to give. Let us pray. Father God, we thank you for your message. Thank you for reminding us, Lord, that you are the source of everything that we have, and that we have to share it to others, for your name be glorified. Thank you once again, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Papalayo, Lord God, sa lahat. Hallelujah. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy po kami na tumutulong sa harapan. Patuloy mo, Lord, na tinggin ang aming mga tingin, ang boses ng aming mga puso, Diyos. Darako sa ating pananalangin na nawa sa umagay kayo ng pagpala sa minsan inyong napakinggan. So, ngayon po tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, Lord na, kami nga Lord ay nananalangin, O God, sa iyo, God, na Lord, sa mga frontliners, O God, na wa na Lord na patulungan sila, Lord, na protektahan, O God, ng iyong banal na protection, O God. Nawa, Lord, na matapos na itong pandemyang ito, Lord, na bumalik na sa dati ang lahat, O God. At Lord, sa lahat ng mga nagtatrabaho, O God, na lumalabas ng bayo pang magtrabaho para sa kanilang pamilya, Lord, na patuloy mga sila, Lord, ingatan lahat, O God, na ikaw nga, Lord, ang patuloy na magbigay ng protection sa kanila, Panginoon. At Panginoon, kami, Lord, ay nananalangin din, O Lord, para sa mga kabataan, O God, na patuloy mga sila, Lord, na i-anoint ng iyong Holy Spirit, Lord, na bigyan mga sila, Lord, ng knowledge sa kanilang pag-aaral, O God. Nawa, Lord, na sila ay mas lumapit sa iyo, hindi lumayo, O God. Na, Lord, na bigyan mo nga sila, Lord, ng mga kaibigan na mas dadala sa iyong harapan, hindi sa pagtalikod, O God. At, Lord, na kami nga din, Lord, ay
na nanalangin, O God, na sa darating na eleksyon ngayong Mayo 2022, O God, na Lord, na kung sino man nga, Lord, ang iyong inanoint na maging bagong Pangulo, Lord, na siya nga, Lord, ang maging Pangulo, God. At Lord, na kami nga, Lord, na inananalangin na maging successful ito, O God. At Lord, na patuloy nga, Lord, kaming magpapasalamat, O God, sa umagang ito, Lord, na nawa, Lord, na kami nagtipon-tipon, O God, ngayon. At Lord, sa mensahe nga, Lord, na napakinggan, Lord, na ito nga, Lord, ay galing sa iyo. At Lord, na pinapanalangin po namin, na pinapasalamat din po namin ng umagang ito, Lord, sa mga lahat ng mga magtatrabaho, alis ngayong umaga, Lord, na ikaw patuloy mag-iwit. Lord, na ikaw lang pinatuloy, na ikaw lamang ang aming itinataas na dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po ay na-bless ang bawat isa sa umagang ito sa mensahe na ipinagkaloob sa ating Sister Marie Carbina at sa pananalangin na ibinahagi sa atin ni Charles. Kung kayo po ay may mga comments or suggestions, pwede niyo pong i-comment sa comment section sa ating Praise Assembly Legazpi. Pagpalain po ang bawat isa sa umagang ito. Samahan niyo ulit kami sa Recharge Daily. Thank you.